Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Praise the Lord, ye heavens, adore Him. Praise Him, angels in the high. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Know Your Bible Program. Hatid po sa inyo ng World Radio International. Ang programang pinamagatan ko sa wikang Pilipino, Alamin ang inyong Biblia. Ang ating pong paksa na pag-uusapan sa umagang ito, September 11, 2022, ay pinamagatan ko sa wikang Ingles, Singles Ministry, A Great Challenge. Ang ating pong teksto ay mababasa sa 1 Corinthians chapter 7, verse 7 to 8 and verses 25 to 26. Babasahin po natin yan pagkatapos lamang ng mga pagpapasalamat at pagbati sa ating mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa ibang parting ng mundo. First of all, would like to acknowledge our sponsor, World Radio International of White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. We'd like also to encourage and thank Brother Narciso Jun Caugiran and his wife, Sister Dina Ibita Caugiran of Metro Manila for being our co-sponsors to this radio program and at the same time, YouTube channel. Binabati rin natin ang mga kapatiran sa Golden Gate Congregation, my partners in publishing online magazine, Christian magazine, Christian World Ministry, headed by Brother Terry Dennis, Art and Virgil Madlaing, James Quitoriano, Rose de la Cruz, Deborah Quiñones Marcos, John Jeffrey, and the rest of the congregation at Golden Gate Congregation in California, USA. Ibig rin natin acknowledge kapatid na Alfredo and Lourdes Pandico of Metro Manila Congregation, and of course ang triumvirate ng Salita ng Katotohanan, kapatid na Emilio Margal, June Cavilli, and Rilly Ibita, still of Metro Manila Congregation. I'd like also to greet Brother Ernesto Alcalde, yan po sa Quirino Province, and of course Bert Branya sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, mga kapatiran sa Lingayen Pangasinan, kapatid ng Greg and Luz Manuel of Lingayen Pangasinan Congregation, dyan po sa Dumalandan, Lingayen pa rin, sister na Hilda Manuel and children, Ryan and of course Regine, sister Jenny Flores and family, sina Mayan, April, Ella at saka si July, mga members po ng Dumalandan Church of Christ at Lingayen Pangasinan. Marami po tayong mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa ibang parts ng mundo. Ibig natin batiin mga kapatiran sa Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig, and of course Grace Tuanyo, nandiyan dyan din po. Mga kapatiran sa ibang lugar, sa Milan, Italy, Sister Anna Danielle. Mga kapatiran din sa Canada, Sister Rose and June Ontalasco. Mga kapatiran sa other parts of the Philippines, ang aking brother-in-law Ruben Imperado sa Mandawi City, Cebu, and my sister Evelyn, who is celebrating her birthday on September 14. So advance happy birthday, my sister Evelyn. Kapatiran sa Mindanao, Brother Primo Rivera, sa Bicol Region, Higato Tulan, Brother Dino Roldan, and of course dyan sa Bacolod, Hana Mungkay and Company, sa Roas City, Capiz and Capiz Province, Brother Nards Tuanyo and his wife si Bibing, of course Arvin Tuanyo sa Iloilo, and so many others in the whole country and in the whole world. Magandang umaga po sa ating programang Know Your Bible Program, Alamin ang iyong Biblia. Ngayon po ay araw ng September 11, 2022.
At ito pong petsa na ito ay very significant. Kaya lang hindi ko nasasabihin dito sa ating radio program. Ngayon, basahin na po natin muna ang ating mga teksto na dito po sa 1 Corinthians chapter 7, verse 7 to 8. At ito po ang sinasabi ng Apostle Pablo sa wikang English. I wish that all were as myself am, but each has a particular gift from God, one having one kind and another a different kind. And to the unmarried and to the widows, I say that it is well for them to remain unmarried as I am. Yun po sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 7, verse 7 to 8. Yan pong ating pinaka-main teksto sa ating subject matter na pinamagatan kong Singles Ministry, a Great Challenge. Ang paglilingkod natin sa mga single na mga tao sa buong mundo, lalo-lalo sa iglesia, ito po ay napakalaking hamon para sa mga miyembro ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin din po natin ang ating teksto sa wikang Pilipino para sa ating Philippine audience. 1 Corinthians chapter 7, verse 6 to 8, ganito po ang sinasabi ni Apostle Pablo. Ang sinabi ko'y hindi utos, kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Ibig ko sana kayong lahat ay tumulad sa akin. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos ang bawat isa at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at ang mga babaeng balo, or sometimes they call it byuda, mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. At sa verse 25 and 26, doon pa rin sa teksto na 1 Corinthians chapter 7, ganito po ang sinasabi ni Apostle Pablo. Tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa abag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng kuro-kuro o opinyon. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. So, ang ibig niya sabihin ditong kalagayan, yung walang asawa. So, yun po yung ating teksto na binasa natin sa 1 Corinthians chapter 7, verse 6 to 8, and 1 Corinthians chapter 7, verses 25 to 26. So, doon ako na po tayo sa ating introduction sa ating pag-aaral. The above verses taken from the Apostle Paul's letter to the church in Corinth, or to the Christians in Corinth, revealed that Paul was an unmarried apostle. So si Pablo po, nung siya ay nangaral at naging apostol sa mga hintil sa kapanahonan niya noon, first century, siya po ay walang asawa. He was unmarried. So ang ating pong discussion sa umagang ito, whether you are listening to the radio or seeing this on our YouTube channel, is on the subject, Singles Ministry, a Great Challenge. Bakit pinamagatan kong Singles Ministry at the same time, Great Challenge? Kasi po, marami pong mga single, mga walang asawa sa iglesia, at ito po ay malaking hamon sa mga magagawa ng iglesia at pati na rin sa mga taong matatawag nating singles, sapagkat sabi ni Apostle Pablo, isang kaloob. It is a gift to be unmarried, to be single, and it is a gift from God. So, great challenge po talaga yan sa mga tao na patuloy na single and at the same time devoted to the service of the Lord. So, what does the Bible say about this kind of ministry? Meron bang sinasabi ang Biblia tungkol sa bagay na ito? Ano po sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew, or rather John, chapter 8, verse 32? Sabi ng Panginoong Jesucristo, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So, yun pong ating introduction sa ating leksyon
na pinamagatan kong Singles Ministry, A Great Challenge. Now, let's go to our discussion. The study will be divided as follows. Tatlo pong aspekto ng ating pag-aaral sa umagang ito. Number one, the meaning of singles ministry. Ano ang kahulugan ng tinatawag nating singles ministry? Number two, what are the pros and cons of singles ministry? Pag sinabi natin pros and cons, ang ibig po sabihin, what are the advantages and what are the disadvantages of discussing the idea of singles ministry? And the last part of our lesson is singles ministry, a gift and a challenge. Ang pagiging single, ang pananatiling walang asawa, isa pong kaloob ng Panginoon at isa rin pong hamon na maituturing sa mga Kristiyano, anak ng Diyos, na hindi po nagsisipag-asawa hanggang sa ngayong kapanahunan. Masa marami pong dahilan. Pero sinabi ni Apostle Pablo, ito po ay isang kaloob. Now, let's go to the discussion. First of all, what is the meaning of singles ministry? Primero po sa wikang Ingles muna. Simply, it is a ministry or a service catering to the needs and interests of Christians classed or classified as singles. So, isa pong uri ng paglilingkod, isang uri ng servisyo para sa mga pangangailangan, para sa interes ng mga Kristiyano na maituturing ng mga singles. Walang asawa, walang kapartner kasama sa buhay bilang asawa. So, in the category of the singles are as follows. We have the not married people or single. Kasama rin po diyan ang mga divorciado or separated. Kasama rin diyan po ang mga byudo at byuda, matawag nilang balo. Balo po kung lalaki, pero usually ginagawa na balo means babae rin yun. So, the divorced and the separated, the widows and the widowers, and the single, or what you call sometimes the solo parents. So, yun po yung classification. So, the preceding classification is more comprehensive and different from the statement in 1 Corinthians chapter 7. So, dito po sa discussion sa 1 Corinthians 7, hindi po binanggit ni Apostle Pablo yung ibang mga classification na sinabi natin. Pero ang binanggit lang ni Apostle Pablo yung walang asawa at saka yung naging balo, naging byudo o byuda. So, po yun yung classification. Hindi nyo pa sinabi dito yung single or solo parents. Hindi pa po nabigyan ng classification doon sa 1 Corinthians chapter 7. Now, let's go to the discussion of the pros and cons of singles ministry. Ano po yung advantages? Ano rin po yung disadvantages ng pagiging single o pagkaroon ng natawag na hindi pagkakaroon ng asawa? So, yun po yung ating pag-aaral. First of all, let's go to the pros. Ano po ang mga advantages of this special classification or service sa isang Kristiyano? Well, number one, sabi nila, if you are single, there are a lot of opportunities to bond with each other and grow in faith. In other words, pag kayo ay single sa isang iglesia, kakaroon ko pa yun ng grupo, at yung grupo ng mga puro walang asawa or singles ministry, yan po ay napakaraming oportunidad o pagkakataon na maging close kayo, maging malapit kayo sa isa't isa. And you can help each other grow in faith. Pwede kayong magtulungan na lumago sa inyong paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. So, kasi pareho kayo ng classification. So, sabi pa nga nila sa wikang Ingles, birds of the same feather flock together. So, kung pare-pareho kayong ibong agila, kakasama kayo. Pero kung agila at saka uwak, hindi po pwedeng magkasama yon. So, ganito rin po ang ideya ng being single and there is a special group which cater to the needs in the interest of the so-called singles people. There are so many opportunities to bond with each other and to grow in faith. So, yun po yung isang advantage. Number two, their special needs and interests
are taken care of. So, kanya-kanya pong interest, kanya-kanya pong kapangangailangan. So, sa iglesia, ganun din. Kung pare-pareho pong mga singles, walang asawa, divorciado or separated, o kaya naman naging widower, naging byuda, at single parent. So, kapare-pareho ang kanilang mga parang interest at inclination. So, pwede po silang magtulungan as a particular group, ang tinatawag nating singles ministry. Number three, the single or unmarried Christian is anxious about the things of the Lord. So sabi na po Sir Pablo sa 1 Corinthians chapter 7 verse 32. Ito pong sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 7:32. Sabi niya rito, ibig ko kayong magalayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. So pwede rin applicable pa rin yun sa babae, hindi lang po sa lalaki. So what are we trying to say here? Na kapag ikaw ay single and married, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 7:32, you are anxious of the things of the Lord. In other words, malaki ang iyong concentration sa gawain sa Panginoon kasi nga walang sagabal, wala kang inaatupag, wala kang asawa, wala kang mga anak, etc. So yun po ang sinasabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 7 verse 32. And letter D, kung talagang may plano ka pa na magkaroon ng partner sa buhay, doon po sa grupo na singles, puro single lahat yun, walang asawa, separated or byuda, kundi man single parents, ang isa pong advantage nito ay there is a potential of finding a spiritually inclined life partner. So kung gusto mo pang magkaroon ulit ng partner sa buhay o hindi ka nakatagpo noong from the beginning na naging miyembro ka ng iglesia ng Panginoon, so in this particular ministry, there is therefore a potential, may posibilidad na makahanap ka ng spiritually inclined life partner na pareho sa'yo, na dedicated din sa Panginoon. So yun po yung mga advantages, yung masasabi nating pros sa singles ministry. Now let's go to the possible cons of the single ministry are as follows. Ano naman po ang mga disadvantages pag nagkaroon ng tinatawag nating singles ministry sa isang lokal na kongregasyon? Well, there are about three. This is just sort of an opinion and possible, pwede mangyari, pwede rin hindi. Now, letter A, unhealthy people may come in who may have wrong motives. So, yung hindi pa miyembro ng iglesia, nabalitaan nyo, mayroon parang singles ministry dyan sa iglesia na yan. Sali nga ako dyan at baka makahanap ako dyan. So, mayroon siyang ibang motibo. May iba siyang layunin sa pagmiembro ng iglesia. So there is a very possibility na mangyari po yan. So of course, dapat alam natin yung mga sumasali sa loob sa iglesia. Pero may posibilidad kasi nga ang ating Panginoong Jesucristo, nang pinili niya yung kanyang 12 apostles, ang isa doon ay nag-traidor. From the beginning, kasama nila hanggang sa mahuli si Kristo, kasama nila yung taong yun at yun ay si Judas. At there is a possibility rin na magkaganon. Meron ding Judas sa grupo. So let's not pray. Let's pray na walang mangyayaring ganon. Now, it can also be overemphasized at a special service to the neglect of others. So ang isang iglesia, halimbawa, karamihan mga singles, mga unmarried, mga byudo, mga byuda, single parent. So ang ibig sabihin, pag nabigyan ng masyadong maraming interest o masyadong focus or concentration ng isang iglesia, ang posibilidad po, mapapabayaan naman yung ibang uri ng servisyo sa loob ng iglesia. Sana hindi po mangyari yon. Kung mas marami yung singles doon sa kongregasyon na yon, maraming walang asawa, maraming byudo, maraming hiwalay, maraming single parents, so baka maniglek po ang ibang aspekto o servisyo sa loob ng isang iglesia. Well, another disadvantage, there is a potential of misinterpreting
Genesis 1:26 and 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Ano po bang sinabi sa Genesis kapitulo 1:28? Kung matatandaan niyo po, mayroong sinabi doon sa Genesis chapter 1 verse 28 sa wikang Pilipino, at ito ay sinabi ng Panginoon sa Ingles, "Be fruitful and multiply and replenish the earth." Si Adan at si Eva, nang pagkatapos na ginawa ng Panginoon Diyos ang tao, babae at lalaki, pinagsabihan nila ng Panginoon Diyos sa Genesis 1:28. God told them, "Be fruitful and multiply and replenish or fill the earth." Sa wikang Pilipino, sabi ng Panginoon, at sila'y pinagpala niya at sinabi sa kanila, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ng mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala dito." So yun po yung sabi ng Panginoon sa kay Adam and Eve, "Be fruitful and multiply and replenish the earth and you will be the controlling factor of all the creation of God, including the animals, etc." So sabi ng iba, eh may utos pala na magpakarami, eh bakit? Ako ay binata, dalaga pa rin, wala pa rin asawa hanggang ngayon. So yun po yung tanong ng karamihan. So sabi nila, "I'm not fulfilling the command of God in Genesis chapter 1 verse 28. And then of course sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, mayroon pong hula na ibinigay doon si Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo sa wikang Ingles muna, sabi ni Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3, "The Spirit expressly says that in the latter days some will depart from the faith and they will be listening to seducing spirits and they will be listening also to the doctrines of demons." Ano pong ibig sabihin yan? Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, sinabi doon na Apostol Pablo ang mga ganitong salita, "Iiwan ng ilan ang pananampalataya at susundin nila ang magdarayang mga espiritu at ang mga aral ng diablo o demonyo." 1 Timothy chapter 4 verse 1. At ano yung aral ng demonyo na yon? Ipagbabawal nila ang pag-aasawa. So, meron pong medyo conflict doon sa Genesis 1:28 and 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3. Sinabi ng Diyos, magpakarami kay Adan at saka kay Eva, pero meron namang grupo dito, ipagbabawal nila ang pag-aasawa. So, yun po yung dinatawag nating parang posibilidad na misinterpret nila. Hindi nila mo nawaan doon sa Genesis, sinabi ng Panginoon Diyos, magpakarami. At dito naman sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, sinabi naman ni Pablo na mayroong mga taong magbabawal sa pag-aasawa. In other words, God intended man and woman to be together, to be married. Pero mayroong tinatawag na singles ministry at mga taong nananatiling walang asawa, katulad ni Apostol Pablo. At iba pa marahil na mga apostoles ng ating Panginoon, hindi natin alam. Pero si Apostol Pedro may asawa po yun. So yun po yung mga pros and cons, the advantages and the disadvantages of the so-called singles ministry and a local congregation. Dumako naman po tayo sa last part ng ating parte ng ating leksyon. The singles ministry, a gift and a challenge. Ang singles ministry, ang pagiging walang asawa, isa pang uri ng kaloob ng Diyos at isa ring hamon sa isang Kristiyano na manatili siyang walang asawa until the end of his life, katulad ni Apostol Pablo. So, talakayin po natin yan. First of all, in 1 Corinthians chapter 7, verse 7, sabi ni Apostol Pablo doon, "It is a gift." Ang pagiging single, it's a gift. Binasa natin kanina doon. Basahin ko ulit sa wikang Ingles. Sabi ni Apostol Pablo, "I wish that all were as myself, but each one has a particular gift from God, one having one kind and another a different kind, and to the unmarried and to the widows, I say it's well for them to remain unmarried as I am." So kay Apostol Pablo, ang pagiging single, ang pananatili niya na walang asawa, sa English tawag yun, celibate life, celibacy, hindi nag-aasawa, remaining single or unmarried, sabi na po sa Bible, it's a kind of gift, isang kaloob,
Hindi naman lahat ng tao ay kaya nilang walang asawa. In the end, some people, even dumating na sila sa edad na 40, 50, iba pa nga 60, nag-aasawa pa rin. Meron siguro kayong alam na 2 times na na-byudo at nagkaroon pa ng third wife. Ako meron akong alam na mga membro ng iglesia. Pangatlong asawa. Dalawang tao yon. Yung isa, ang edad niya ngayon, 80 plus. Ang nakapangasawa niyang pangatlo, siguro mga 50 or 60. Meron din akong alam, isa pa rin, ang edad niya, mga 70s. Nakapag-asawa ulit. His third wife already. So, there is no impossibility na pwede pa rin mag-asawa. But the Apostle Paul was saying, it is a gift to remain single and to be unmarried. It is a gift. Why? Because not all Christian men and women can remain single or unmarried. Bakit? Ano sabi ni Apostle Pablo? Well, becoming single or married is a matter of choice. For man was made or created by God, and man was created a free moral agent. Meron siyang freedom of choice. According to Genesis chapter 1, verse 26, nang nilalang ng Diyos ang tao, sabi ng Panginoon, let us make man in our image. And of course, pag sinabi mong in our image, may freedom of choice. And God made Adam and also Eve to have freedom of choice, free moral agent. So nasa tao talaga yun. Kung gusto niyang huwag mag-asawa, nasa kanya po yun. It's a privilege, but it is not a requirement to be really married. Kasi nga, sabi ni Apostle Pablo, it's a gift. Now, a single unmarried person has the gift of self-control. Ano sabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 7, verse 9? Ulitin po natin yung sinabi niya dito sa 1 Corinthians 7:9. Ano sabi ni Apostle Pablo? Sabi niya, ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, ang mag-asawa sila. Mas mabuti ang mag-asawa kaysa magkasala. Ano yung sabi ni Apostle Pablo? So in other words, what is he trying to say? That a person who remains single or unmarried is a person who has the gift of self-control. Kaya niyang pigilin ang kanyang sarili kasi hindi siya nag-asawa, and he remains single all through his life, just like the Apostle Paul. So sabi ni Apostle Pablo, it's a gift. Why? Because not all can't stay unmarried all their lives. Similar to what the Apostle Paul said. So yun ang sinabi niya doon sa 1 Corinthians 7. A single or unmarried person has the gift of self-control. And of course, kung babasahin natin yung gift of the Holy Spirit or the fruit of the Holy Spirit in Galatians chapter 5, verse 22, 23, 19, and 20, nandun po sa Galatians 5, one of the fruit of the Spirit, hindi pa fruit sa fruit lang, is self-control. May pagpipigil sa sarili. It is a gift and it's a fruit of the Holy Spirit, sabi ni Apostle Pablo. And the same manner, being single or unmarried now is indeed a challenge. Bakit challenge? Isang hamon na manatili kang single. Ano po sinabi ni Apostle Pablo? Well, it is a challenge because God said in Genesis 1:28 na binasa natin kanina, sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply. Magpakarami kayo. At punuin niyo ang buong mundo. Isang ngayon po, napakarami na ng tao sa buong mundo. So, there is a blessing of staying single kung kaya mo lang naman. Why? Ilan na po ang population ng buong mundo? 7 billion. So, kapag you remain single or unmarried, you are contributing to this idea of population control in the whole world. So, matutuwa po yung nagsosorbe ng world population natin. Okay, ano pa pa? Well, in Paul's time, there was a present distress. There was a present distress. But bago yan, to avoid becoming sexually immoral, sabi ni Apostle Pablo, Christian men and women should be married. Ano sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 7, verse 2? Basahin po ulit natin dito. Sabi niya, ngunit para maiwasan ang pakikiapid, ang immoralidad, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. So,
to become sexually pure, sabi ni Apostle Pablo, it's healthy to become married because when you get married, you do not commit sin. So, yun po yung sinabi niya dito, to avoid becoming sexually immoral. Kasi po doon sa Corinto, sa Grecia, sa city of Corinth, very common po doon yung tinatawag nilang Corinthianize. So, Corinth was actually known for sexual immorality. So, yun po yung concern ni Apostle Pablo doon sa 1 Corinthians 7. To avoid becoming sexually immoral, Christian men and women should get married according to the Apostle Paul in 1 Corinthians 7 verse 2. But being single and unmarried, a Christian can truly please the Lord. So sinabi na natin yan kanina, kung ikaw ay walang asawa, single ka, married ka, you can devote all your time to serve the Lord and of course to serve the congregation, to do more for the Lord's work. Yun po ang sabi ni Apostle Pablo. And during the Apostle Paul's time, first century, Anno Domini, first 100 years of the Church of Christ, the Church of the Lord, there was a present distress. Mayroon pong problema nung kapanahon ni Apostle Pablo. Ano po yung problema? Wala naman pong pandemya noon. But the problem during that time was persecution. Pinag-uusig ang mga Kristiyano. Sino po ang number one na nag-uusig sa mga Kristiyano? Who were the first and rather the persecutor of the Christians in the early century? Well, part of them, Romans and of course the Jewish people. The Jewish people were persecuting the Christian because Christians were not adhering to the law of Moses as required by the law of Moses. Because Paul discussed that in Galatians chapter 1 after verse 6. Ano pa? Yung Roman Empire, also, some of the emperors were requiring people to worship the emperor as gods. So, present distress during the time of Paul, yun yung pong persecution against Christians. That's why in the book of Revelation, diniscuss po yan ni Apostle John. Sabi niya, be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Sabi ng Panginoon, Revelation chapter 2 verse. And why? Why did Jesus Christ say that and John wrote that? Because of the fact that there was great persecution during the time of the Apostle, especially during the time of Paul, John, kung saan maraming emperor, and one of them Nero, and then Domitian, and other emperors during the first century. So yun po yung mga tinatawag na challenge. But today, it can still be a challenge. Why? Because the world is so populated, and there is also a present distress or problem. Ano po problema ngayon? Well, of course, alam natin yung tinatawag lang pandemya. And there are other problems. Tumataas po yung presyo ng mga bilihin and the income of people does not go up, does not increase immediately. So may problema po, especially kung malaki yung pamilya. And even though you're single, you're also helping other parts or members of your family. So yun po yung mga concerns natin sa ating kapanahunan. So sa ating pagtatapos sa ating discussion on singles ministry, a great challenge. The Church of our Lord, or the so-called Ecclesia, from the Greek word, which means the called out body of people. Mga tinawag mula sa kadiliman ng mga tao. We are all part of the Church of the Lord. So sabi ng Apostle Peter in 1 Peter chapter 2 verse 9, we are a chosen generation, a royal priesthood, special people. But we were a body of believers called out of darkness into the marvelous light. Tayo yung mga galing sa kadiliman. Na yung kadiliman na yun? Hindi literal na kadiliman po, kung hindi it's a spiritual blindness, spiritual darkness, and then God called us through Christ into the marvelous light of Christ. Marvelous light refers to spiritual light, spiritual wisdom. Yun pong sinabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 9. So included in this body of believers are people who are called singles. Kasama po sa mga tinawag mula sa kadiliman ng Panginoon pamamagitan ni Kristo ay ang mga tinatawag nating singles. Mga unmarried people, mga separated people, mga widowers, and of course, single or sorrow parents. Kasama po sila doon.
So Christ, therefore, today, brothers and sisters, is calling everyone today, whether you are single or married. So paano niya tinatawag? Of course, mayroon siyang statement sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30 na palagi nating binabasa. Sabi ng Panginoong Jesucristo, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light." So sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin upang magkaroon kayo ng kapahingahan. Kapahingahan spiritually, psychologically, emotionally, and all of this will be solved if you become a Christian and a follower of Christ. Now, before that, bago yan, you have to believe in Christ. You have to be baptized because sinabi ng Panginoon Jesucristo sa Mark 16:16, "He who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe shall be condemned. Ang sino mang sumasampalataya at nababautismohan ay maliligtas. Subalit ang hindi sumasampalataya at naniniwala kay Kristo ay parurusan." Bakit? Hindi na kailangan bautismo, hindi ka na naniniwala eh. So requirement po, if you believe in Christ, you have to be baptized to be saved. Kasi mayroong mga nagtuturo, believe lang daw, save ka na. So of course, that's a wrong doctrine, especially if you read always Mark 16:16. And then of course, the Apostle Peter said in Acts chapter 2 verse 38, sabi niya sa mga Hudyo na siyang nagpapako kay Kristo. Sabi niya, "Repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit." Nung sinabi ni Pablo, na Apostle Pedro, kayo ang mga nagpapako kay Kristo sa krus. Kasi kayo ang sumigaw, ipako yan, ipako yan. Hindi sila ang literal na nagpapako, kundi sila ay kasama sa sumigaw, ipako daw si Kristo sa krus. So sabi ni Apostle Pedro, magsisi kayo, taligdan ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. And finally, if you have decided, if you believe in Christ, you have confessed His name as your Lord and Savior, you're ready to be baptized, now come to Christ today because Christ is always ready to help you. And of course, sabi ni Apostle Pablo sa ikalawang Corinto chapter 6 verse 2, today is the day of salvation. Today is the time or the day of salvation. Bukas hindi natin alam because we do not know what life is. Sabi ni James, life is like a vapor or a mist that appears for a little while and then vanishes away. And besides, we don't know also kung kailan babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Christ may come tonight, tomorrow, 2 days from now. So we do not know. We have to be ready all the time. And if you are not ready by not believing in Christ, by not accepting Him as Lord and Savior, and by being baptized, now is the time. Sabi ni Apostle Pablo, now is the day of salvation. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid, mga kaibigan. Nawa itong mensaheng ito ay nakatulong sa ating lahat. Let's pray as we end our Bible study and lesson this morning. Our Father God, who art in heaven, thank you, Lord, for this lesson on singles ministry, a great challenge. Nawa ito ay makatulong po sa mga kapatiran sa iglesia, mga kaibigan na nanatili pa rin single, walang asawa sa kanilang buhay, naghahanap ng kapartner at marahil, kailangan din ng tulong ng inyong banal na Espiritu. Tulungan po niyo sila, Ama, Panginoon, upang sila ay makatagpo ng kapahingahan sa piling ng aming Panginoong Jesucristo, sa piling ng iyong anak, at makabagyan ng spiritual na kaligtasan. Patawarin niyo po kami, mga Panginoon, sa aming mga pagkukulang, pagkasasala, katulad din ng pagpapatawad namin sa mga nagkulang at nagkasala sa amin. Ito pong lahat, niling namin sa mahal na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Hallelujah, amen, hallelujah, amen.
Host on high his power proclaim. Heaven and earth and all creation, Lord, and magnify his name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.